Converge Fiber Xers, may lalakas pa nga ba matapos ang kanilang maituturing na successful run sa nakaraang Governor's Cup? Discuss natin after this intro. So, let's go! Converge Fiber Xers ay ipakita ng potensyal sa nakaraang PBA Governor's Cup matapos nga nilang i-push to the limit ang mighty San Miguel Beermen sa 5 games. Nangailangan pa nga ng monstrous performance mula sa 8-time MVP si Junmar Fajardo, matapos magtala siya ng 40 points and 24 rebounds para nga talunin sa do or die match ang Converge Fiber Xers, 909-105 ang final score noon. Yun nga, sa pinakita nga ng Converge ay nakita nga na mailalakas pa nga ito. Sa kasalukuyan nga ay hinihintay pa rin nila ang serbisyo ng number 1 draft pick nila, overall pick this last drop na si Dustin Baltazar, ang kasalukuyan nga naglalaro para sa MPBL. Also, maribin nga kay Baltazar, meron sila na kong mga prize rookies kagaya nga ni Paul Habilgunar na naglalaro nga rin sa veteran ngayon sa season na 100 ng NCAA, pati nga rin mga big man pa nga nilang nakuha sa draft na nakaraan na si Ben Phillips at Conan Santos. So ngayon nga, ang humor din also na pwede nilang makuha ang servisyo ni Dwight Howard bilang kanilang import, since ang commissioner stock nga ay limited nga ang only height limit rather ang import ngayon. So possible nga nilang makuha si Dwight Howard. So daming malalaki big man ang panapat nga sa kay Junmar Fajardo kung sakaling ang makuha pa rin nila ang servisyo ni Dwight Howard. Also, napapabalita nga sa latest update na sa Toy Rosario sweepstake kung sino ba makakuha. Base nga sa ulat ni Snow Badwa sa kanyang FB page na ayon sa kanyang source ay possible nga na mag-offer din sila ng kontrata kay Troy Rosario. Ano naman, di ba? Sa lineup pa lang nila na jumalatangkad nga. Improve na nga rin si Brian Santos. Sa guards nga, si Connie Wilson at Stockholm. Napakalakas din niya. So, may veteran presence ni Alex Cabagnot. So, sky's the limit nga. Para nga sa Converge Fiber Xers na mag-compete nga sa mga lalakas sa team. Gaya ng Ginebra at San Miguel. So nga, sana nga ay makuha naman nila ang servisyo ni Baltazar na matangkad din nga ito at may gilas sa labas. Naging katambal ngayon na bari Twin Towers sila ni Justin Arana. Pwede mag-power forward si Baltazar at Arana ang magiging sentro. So nga, madami silang panapat sa matangkad na player ni San Miguel Beermen. Sabi nga nga ng sense nga kay Arana, pwede nga nga mas stretch yung floor, so pwede siya mag-operate din sa poste. So yan, excited na rin nga ang kanilang Twin Tower combo sa front court nga ng Fiber Xers. So wait na lang natin sa mga susunod mga araw kung sino nga ba ang magiging import, at possibly na after nga ng MPBL season ay maglalaro na nga kanilang prize rookies ang number 1 pick na si Justin Baltazar at si veteran star Pau Habilgunar. So possible nga rin ng dalawang matangkad din niya na si Ben Phillips at Ronan Santos. Okay, that's the update for Converse Fiber Xers. Tingin nyo ba magiging champion nga ba ang Converge sa mga darating mga taon? At
magkukumpit sila katulad nga ng independent teams ng Rain or Shine Elasto Painters. Comment down below ay inyong mga reaksyon ng Kalods regarding sa Converge. Na ngayon nga, palakas ng palakas ang kanilang lineup. That's it for our discussion for this episode of PBA updates regarding Converge. That's it mga Lods. Thank you for watching. Subscribe kayo at i-like nyo din ang video. Hopefully. Thanks and bye-bye. See you mga Lods.